So, kamusta mga idol? Barangay Ginebra updates tayo ngayon. Big adjustment. Kinakailangan na pong immediately maipatupad ni Coach Tim Kun sa Game 3 ng Ginebra kontra sa Rain or Shine. At Justin Brownlee, may linaw na kung kailan makakabalik para makapaglaro no, dito nga po sa Barangay Ginebra. Pero bago tayo magpatuloy, palike and subscribe naman po. And pahit ng notification bell para ma-update ko kayo sa mga susunod na Ginebra updates natin. So, unahin na natin yung kinakailangan maging adjustment nga po ng Barangay Ginebra sa magiging game 3 nila kontra sa Rain or Shine. So nakita nyo yung game 2, very unexpected talaga yung naging resulta ng laban. Maganda naman yung naging first 5 ni Coach Tim Kun. So far so good, nakita natin yan sa first half, talagang lamang ng 25 points ang Barangay Ginebra. Pero ngayon po kinakailangan baguhin yon kasi naging effective nga ng first half pero bagsak naman pagdating ng second half, which is yung first 5 nakita nyo no, si Stan Hardinger, Japet Aguilar, Tony Bishop, Maverick Ahanmisi, Scottie Thompson yung nakalagay doon sa first 5 at dalawang malaking sentro ang talagang inilagay doon ni Coach Tim kung dahil mabigat nga yung kalaban at naging effective naman yon. Pero nakita naman natin yung second half hindi na nabantayan ng Ginebra at tila naging kampante sila, sunod-sunod na po yung mga error, tila kasi parang kabado no ang Ginebra team natin nung mga time na yon, kaya naman naabutan talaga sila. At very unexpected yun, 25 points po kapag kaganon sa mga talagang liga no. Alam naman natin mga NBA laruan, hindi na talaga makakahabol, automatically talo na, lamang na lang talagang bibilangin doon. So kinakailangan po magkaroon ng big adjustment immediately no, itong si Coach Tim Kun sa kanyang kupunan. And ito nga po no, update natin kay Coach Tim Kun, kahapon nakatanggap ng award ito nga po si Coach Tim Kun bilang isang magaling na coach at legendary coach nga po ng Ginebra at ng Gilas Pilipinas. Congratulations po kay Coach Tim Kun. So kinakailangan i-adjust na po ni Coach Tim Kun yung kanyang naging first 5, baguhin niya. At nakita naman natin hindi masyado naging effective doon sa first 5. Ito nga pong sisista no, which is sunod-sunod yung mga error niya. Pero ang pinakamatinding hindi pwedeng mawala dito sa first 5 ng Barangay Ginebra sa game 3 nila ay si Maverick Ahanmisi. Nakita nyo consistent po yung mga galaw niya. Sadyang no, nung third quarter at fourth quarter hindi po siya masyadong napapasahan ng bola at si Stan Hardinger yung madalas sa nakakakuha ng bola at tinitira namang alanganin, hindi naman na ipapasok. So pagkakamali po yun na dapat hindi maulit sa game 3. At nakita natin itong si Tony Bishop, unfamiliarity po yung nangyari, hindi niya talaga minsan alam kung kanino niya po ipapasa yung bola. Minsan nakita naman natin tinitira na lang niya ng mga alanganin na pinapasok niya, nina-drive niya sa loob, pero nagiging sayang yung bola kung may papasa sana niya dun sa player na kayang-kayang tumira ng 3 tulad ni Maverick no. Alam naman natin napatunayan dahil bago nga lang siya sa Ginebra, hindi pa ganoon ka fully trust ang Ginebra team sa kanya, pero napatunayan niya 'yun sa laban kontra sa Magnolia. So sa magiging laban nga po no or game 3 ng Ginebra kontra sa Rain or Shine, November 24 po 'yan, alas 8 po ng gabi, ay makikita natin yung full adjustment, big adjustment po ito immediately dahil kapag ka nagtuloy-tuloy ang ganitong sistema ng Barangay Ginebra, baka hindi sila magkampiyon at matalo sila, depending champion pa man din ang ating Barangay Ginebra. So aabangan po natin yan. At eto pa no, last natin yung update natin kay Justin Brownlee, may effective na nga po na date kung kailan siya pwedeng makabalik na sa Barangay Ginebra, January 13 po 2023. At yung date po na yun, laban po ng Ginebra at ng NLEX, at posible na po makapaglaro itong si Justin Brownlee. And as of now, nasa Amerika pa po si JB no, sa Los Angeles, at doon po hinihintay niya pa ang final result po ng FIBA, doon nga po sa sanction niya no, kung ilang buwan yung magiging suspension niya. Pero ayon na rin po sa nakuha natin mga sources ay hindi tatagal ng 3 months yung kanyang suspension. So may posibilidad by January 13 ay makabalik na po ito sa Barangay Ginebra. Namimiss natin yung laruan ni JB no, kapag ganung mga crucial game ay maaasahan talaga si Justin Brownlee. Napakalayo niya po kay Tony Bishop at napatunay at nasaksihan natin yan nung game 2 ng Ginebra. Well guys no, kahit magkagayon man na naging laban, suportahan pa rin natin ang Barangay Ginebra. Nangangapapa kasi sila kasi nga walang JB at LA Tenorio, which is talagang mas effective sa loob kung magkakasama yung mga yan. Patuloy ko po kayong i-update, and please huwag na huwag niyo pong kakalimutan mag-like, subscribe for more Barangay Ginebra.